sight and contempt si dismissed Mayor Alice Guo dahil sa matipid niyang pagsagot sa pagdinig ng Senado kahapon. Ilan po sa mga tinalakay ang kanyang tunay na pagkatao at kung paano sila nakalabas nila Sheila at Wesley sa bansa papuntang Malaysia. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sino ba talaga ang tumulong kay Alice Guo para makalis sa Pilipinas? Pahirap ang pigain ang sagot mula kay Guo nang humarap siya sa Senado. Ang sabi ni Guo, umalis sila sa Maynila sakay ng yate kasama sina Sheila at Wesley Guo. May kasama sila sa biyahe na dayuhang mula sa Asia. Wala raw silang cellphone noon. Lumipat sila sa barko na nasa 4 na araw naglayag at lumipat sa mas maliit na bangka patungo Malaysia. Libre raw ang biyahe at giit ni Guo, wala siyang sinuhulan para makalabas ng bansa. Pero nang tanungin ng mga senador kung kanino nagmula ang yate, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi ko po papel. Masabi po sa public ko. Natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin isulat po ako nyo. Na natatakot po ako talaga. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ang pangalang isinulat ni Alice Guo sa papel, di ipinakita sa media pero sabi ng mga senador, itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Why did he or she facilitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Saan nangyayari po ngayon sa akin? Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo? I refuse to answer po for my safety po. Tumakas ka ba o itinakas ka? Siya po nag-initiate po, pero along the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So ikaw ang big boss ng lahat ng pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Pag-amin mismo ni Guo, hulyo siya nang makaalis pa Malaysia. Kaya tingin ng mga senador, malabong na sa Pilipinas si Guo para panumpaan ang kanyang kontra sa laysay. Sa reklamong qualified human trafficking, sa harap ng notary public na si Attorney Elmer Galicia. Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po siya glit yung counsel. My God. Allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and the public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice? Wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Nasa pagdinig din si Sheila Guo na unang inakalang kapatid ni Alice. Bagamat hindi raw sila tunay na magkapatid, itinuturing daw na ama ni Sheila ang ama ni Alice. Git din ni Guo na kaibigan lang niya si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na ipinasapina ng Senado matapos muling hindi makadalo sa Senate hearing. Nagtuwa GMA Integrated News sa munisipyo ng Sual para makuha ang kanyang panig pero hindi raw siya pumapasok dahil sa dengue. Magkaibigan po kami. Sen, hindi ko po siya boyfriend. Oy. Naungkat din ang matagal nang tinatanong kay Guo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pagkakapareho ng fingerprints niya sa isang Gohwa Ping batay sa investigasyon ng NBI. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple, fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm. At may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yun talagang totoong taong akala namin or ibang tao? Madam Chair, ako po si Alice Guo. Napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Marami pang tanong ang hindi sinagot ni Guo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer!
Paulit-ulit na ininvoke ang kanyang right against self-incrimination at iginiit na may banta sa kanyang buhay kaya di niya masagot ang mga tanong. Madam Chair, that answer is unacceptable. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po let's take ko. Kaya sa ikalawang pagkakataon, cited in contempt ang dating alkalde. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtanggal sa pwesto kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Pansinco ayon sa ilang miyembro ng gabinete. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Papalitan siya. Oh. Kailan? If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Hindi raw satisfied si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa trabaho ng Immigration Commissioner. Kaya inirekomenda niya mismo sa Pangulo na patalsikin si Tansinco. Kabilang dyan ang issue ukol sa pagtakas ni Alice Guo paalis ng Pilipinas. Sa Senate hearing kahapon, sinabi ni Tansinco na sa media reports lamang niya nalaman ang pagtanggal sa kanya at hindi pa raw siya formal na inaabisuhan. Ilang beses sinubukan ng GMA Integrated News na kuhanan ng pahayag si Tansinco pagkatapos ng hearing pero hindi siya sumagot. Kahit cited in contempt sa Senado, mananatili pa rin po sa Camp Crame si dismissed Mambantanlak Mayor Alice Guo habang hindi pa nare-resolba ang ilang issue. Kabilang po dyan ang tanong ng ilang senador kung bakit sa Regional Trial Court sa Capastarlac nakasampa ang kasong graft laban kay Guo. Ayon kay Senator Francis Tolentino, hindi Tarlac RTC ang dapat humawak sa kaso dahil posibleng may impluwensya roon ang dating alkalde. Dahil dyan, hindi raw valid ang arrest warrant at ang utos na ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Kaya Senado dapat ang may kustudiya kay Guo kung walang arrest warrant mula sa korte. Sabi ni Ombudsman Martires, hindi pwedeng makipag-agawan ng Senado sa kustudiya ni Guo dahil mas matimbang daw ang arrest warrant ng korte kaysa contempt order ng Senado. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sandigan bayan ang dapat may hawak sa kaso dahil public official na may salary grade C Guo. Lilinawin din daw nila ito sa Ombudsman. Tumangging magbigay ng pahayag ang Tarlac RTC Branch 109 na may hawak sa graft case ni Guo. Nagdesisyon naman si Senadora Risa Ontiveros na respetuhin ang pasya ng korte hanggat hindi nare-resolba ang issue. Kaugnay sa matipid na pagsagot ni Alice Guo sa Senate investigation kahapon, kausapin natin ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Okay, good morning. No? Good morning, Rafi. Good morning. Opo, magandang umaga po. Pakipaliwanag po sa amin, saan ba itong nagagaling itong natatanggap na death threat daw ni Alice Guo na lagi niya nababanggit doon po sa Senate hearing? Well, actually, sinabi niya death threat before pa siya umalis at during pa nung puta, talaga pinoconfide niya sa akin niya. Kaya lang hindi ko nga pwedeng mag-pause noon yan kasi may lawyer currently system. Pero since siya naman ang nagbulat-lat niya, sinasabi niya talaga yan. Yan talaga ang main concern. Bakit for so long a time, hindi siya makasurrender? Sinatakot niya sa kasi. Ito rin po ang dahilan kaya siya umalis, itong death threat na ito? Yung tanong Senator Bong Revilla, very revealing eh. Ang tanong sa kanya, ikaw ba, ito ba, kaso ikinakas? O, kasi hindi rin natin alam yan. Although ako, alam ko, as her lawyer, pero I cannot divulge that because of the privilege. No? Pero ang maganda kasi talaga dyan, kung gusto malaman ng session, dapat kasi pinagbigyan yung kahihinit na nagbigyan siya ng session. Opo. Kasi kung nagbigyan siya na gano'n, siyempre, hindi na siya masyadong mga alam ba na ibulgar niya yung mga alam niya tungkol sa ganyan mga
buhay niya. So ang sinasabi po nyo, masasatisfy yung maraming katanungan ng mga senador kung pumayag sila sa executive session dahil yung katanungan kung itinakas nga ba siya o pinoprotektahan siya o pinagbabantaan siya ng mga taong nasa paligid niya masasagot sa executive session? Sir Rafi, kasi nga, unang-una, safety is first, number two, yung self-right against self-incrimination. So, paano ngayon yun? I-imagine mo, pinaila mo ng kaso yung tao, tapos gusto mo magsalita siya laban sa sarili niya. Mm-hmm. E gusto, meron bang ganong klaseng tao na pagkatapos mo gawing resource person, nakakuha ka ng informasyon, pinaila mo siya. So, ngayon gusto mo naman, paklinin mo naman siya. E ano naman ang kwenta ng abogado kung papayagan mo siya sa ng ganyan na violation ng kanyang right against self-incrimination. Kasi wala na ng hearing yan. Wala na ano. Inamin mo na eh. Mm-hmm. Itakol naman yan under the Constitution. Kaya kung gusto talaga nila malaman yung totoo at malaman yung kwento, dapat noon pa kay sila pa lang at saka kay ALG, kay Alice Gu, dapat inalaw na nila yung pakiusap ko namin na bigyan siya ng executive session. So, paano yung mga susunod na pagdinig kung ganoon pa rin yung magiging linya nitong si Alice Goh? Hihingi pa rin po ba kayo at pagpapatuloy na hihingi ng executive session? At kumusta po yung negosasyon para gawin po ito? Wala man negosasyon. Kabila naman, nag-manifest kami. So, well, kung hindi siyempre nila ibibigay sa executive session ng investigation, yung hindi pala yung investigation, expect mo, magsalita ako labas sa sarili ko. Wala naman ganung tao na magsasalita ng meeting laban sa kanyang sarili or sarili. Kasi kung pabor sa kanya yun, hindi naman paniniwalaan yun. Kung hindi naman pabor sa kanya, edi makakapahamak sa kanya. Mm-hmm. Ano pong reaction nyo bilang abogado na tila talagang napipikon na yung mga senador sa inyong kliyente? Ang sinasabi nila, medyo malabo yung kanyang mga sagot, very evasive yung kanyang mga sagot, at kahit yung pag-cite niya ng right against self-incrimination, medyo malabo daw. Ano pong reaction nyo po roon? Well, una-una, sa hearing kasi, sa korte, malayo eh. Sa hearing kasi, pag may nagsalita, yung witness, at hindi ka naniniwala, hindi mo naman kasi sasabihin na nagsisinungaling ka. Mm-hmm. Hindi mo naman sasabihin na, hindi totoo yan kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Hindi totoo yun. Huwag ganon. Kasi sa korte, ang gagawin mo, okay, kung ganyan na sinasabi mo, ako naman, magpipresinta ako ng ebidensya ko, katunayan ko, katibayan ko, na ikaw, hindi totoo yung sinasabi mo kasi ito yung katotohanan dito sa kabilang panig. Dapat kasi, dahil meron tayong due process, meron tayong rule of law, dapat kung hindi ka naniniwala sa resource person mo, una, magpresenta ka ng ebidensya mo na para ikaw naman paniwalaan at hindi siya. Mm-hmm. At two, ang resource person kasi sa Senate investigation, whether totoo yung sinasabi niya o hindi, hindi naman talaga yan ang first and foremost consideration. Ang consideration talaga dyan, yung makakuha ka ng data, makakuha ka ng fact situation para gumawa ka ng batas. Kagaya niya, sinasabi niya doon sa dagat. Hindi nila pinaniniwalaan yan. Whether totoo yun o hindi para sa kanila. Kung ako yung senator, magbabalakas ako ng batas, paano mapipigilan yung tawid dagat sa mga pugante. Isang mabilis lamang po, attorney. Paano po yung kinonfront siya nung ebidensya ng fingerprint na pareho yung fingerprint ng Guo Huaping at itong Alice Goh? Ito po, kinonfront niya ng mismong ebidensyang ito. Oo, pero yan kasi, photocopy yan, pangalawa, screenshot yan. Paano mo nasabi original yun? Kasi sa ating court process, kailangan talaga ma-validate po yung authenticity at saka genuine validity ng mga ganyan dokumento. Okay. Kagaya niya, sa mismo, nagtataka, bakit meron siyang firma doon? Hindi naman niya pinirmahan yon. Mm-hmm. O, yung question doon. Kasi meron tayong tinatawag ng electronic signatures, electronic fingerprinting. Alam mo, modern na tayo ngayon eh. Mm-hmm. Pwede pong ilagay ang firma mo kahit hindi ka pong firma. So, yan ang mga bagay-bagay na kailangan natin i-consider din pagka nasa court hearing tayo. Kaya ayun na nga, siguro konteksto lang, talaga magkaiba yung court hearing at yung mga public hearing na katulad nitong ginagawa sa Senado. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, boss. Si Attorney Stephen David. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. TV.